Good morning mga kapatid. Ayan. Ngayon ay time check 6:29 Friday, March 24. At kailangan natin kapatid gumising ng maagang maaga dahil meron tayong mga compromise transaction. So ito center stand bumaba na yung kanyang center stand. Medyo nasira na. So plano niya ipatanggal pero wiwildingan lang natin para maayos na. Then ito, mga ba naging problema nito? Ah okay, naalala ko na. Yung problema nito kapatid, yung kanyang langis ay tumatagas dito, no? So pinabaklas niya raw ito dati tapos tumagas na yung langis. So papaltan din ng bola at CVT cleaning. Tapos ayusin natin, i-check natin kung ano yung tumagas na oil dito. Ayan. Ayan, medyo sa pool na naman kami dito kagabi. Hindi na nga kami nakapagligpit ng aming mga tools. Ayan, oh. Okay, so tirahin natin kapatid. Unahin muna natin tong Beat Summer X na ito kapatid kasi pangrentahan to ni Boss El Motorista. Ayan, ang nangyari naman dito kapatid ay yung kanyang center stand. Ito, naputol, no? Kaya siya bumabaluktot na. So ito yung pinaka pedal ng ating center stand. So bumaba na yan. Kaya wiwildingin lang natin, ayusin muna natin. Pinapatanggal niya, ayun o, tumanggal na yung kanyang joint. Okay, so wiwildingin lang natin to kapatid at tatanggalin muna natin yung goma bago natin i-wilding. Kaya pinakamahalaga talaga lagi, no, especially sa mga Beat FI Zomer X na nilulubricate ito kapatid. Yan, lubricate nyo yan para hindi tumigas at hindi masira yung center stand niyo. Kasi pag tumigas yan, siyempre maapektuhan itong pedal ng center stand niyo. Oh, okay na. One down, kakabit na lang natin yung goma. Mamaya na, papalamigin muna natin. So ilalabas na natin kapatid. Okay, naligo muna tayo dahil talagang sobrang langit na. Sobrang langit na natin. Pa ako dito eh. Ayan, meron pa pala. Okay, tirahin na natin ito. Oh, i-close up ko pa. Matindi. Wait lang, patayin natin tong compressor. Masyadong maingay tong compressor na ito eh. Yan. Hindi ka na nga na-drain ng tubig, maingay ka pa. Okay. So yung kanyang air cleaner kapatid to. Yan. So ito wala na to, papalitan na natin ito. Tindi ano. Ilang taon na kaya ito? Okay, tapunin. Yeah, bilayin natin. Kaya maganda yan kapatid, kapag mag-CVT cleaning kayo, lalo na sa mga ganitong motor, tanggalin nyo muna yung air cleaner para makita rin ng customer kung ano na ba yung status ng air cleaner nila. Yung iba kasi, hindi naman nila lahat, no? Pag CVT cleaning lang talaga. Hindi na nila dinadama yung air cleaner. Pinaka the best yan kapatid, tanggalin din yung air cleaner. Palupit. Okay, so walang problema dito, no? Dito lang mga kunting tagas-tagas lang, ihigpitan lang natin yan ulit, i-retight lang yan. Palit lang tayo ng bola. So walang problema rito, wala dito yung sinasabi niya na tumagas. Pero may possibility na magbaklas tayo dito sa kabila. Dito sa kabila, tanggalin natin yan para makita natin yung sinasabi niyang tumagas.
Kasi dito raw banda tumatagas. Ngayon, sabi niya, ubos na raw yung ano eh, gear oil, kaya wala ng tagas. So, check natin. Kabila, tanggalin mo natin tambucho, gulong, at saka yung cover na ito sa kabila. Punong-puno nga talaga ng langis, oh. Ayan ang langis, oh. Ayan, daming langis. Parang grasa na nga, eh. Tignan natin yung panel natin. Ayan. Yung kanyang brake shoe, hindi na ito kumakapit kasi punong-puno na ng langis. Kaya pala sabi niya, hindi yan pud-pud boss. Kasi wala namang kapit eh. Dahil nga punong-puno kapatid ng langis. Irawan ko lang. Ayan o, nangingintab-ngintab pa. Grabing inabot ng motor na ito. Pero check natin, silipin muna natin. Subaklasin ulit natin. Ang kailangan nito talaga, laging nilulubricate. Kaya may mga vlog tayo na ilubricate yung cable. Dahil para maiwasan natin yung ganitong pangyayari. Kapag binira natin ito ng binira, na hindi natin nilaanan ng time at pasensya, inunti-unti ba? Pag hindi natin inunti-unti ito kapatid, mapipingas itong mga tanga-tanga na ito ng nut. Kaya dapat ang gawin nyo. Slow lang kapatid, no? Langisan lang, tapos dahan-dahan lang tanggalin. Pero mas effective pa rin yung laging lulubricate itong thread na ito. Kasi exposed masyado ito sa tubig, alikabok, kaya may possibility na mag-stack up siya. Lagyan natin ang panahon, if ever na may gear oil pa. Pero sabi niya, malamang daw wala ng oil ito eh. Oh, mayroon pa rin. May tumulo pa rin. Okay, ano kaya yung status ng likod nito? Tara, sabay-sabay natin tingnan. Aha. Ano ang nilagay nila? Okay. Okay naman ah. Mukhang okay naman ah. Spring. Tanggalin natin para makita natin. So nakita na natin kapatid yung problema. Ayon, yung oil seal na inilagay nila ay sobrang replacement. At saka kapatid, siguro sa pagkakabit nito, ano, may tama siya. Ayan, kita nyo naman. Ayan o, mayroon siyang dent. No, parang mayroon siyang lumubog. Siguro naikabit na ito, tinanggal ulit, kaya parang na-deform siya. So banda dito, ayan o. Yan, itong area na to. At saka, sa tingin ko, luka lang ito. Yan. Kasi masyado siyang malambot. O, malambot masyado. Wala siyang kapit. Baka siguro lumutong na. So, ito papalitan natin. So, meron siyang dala-dala dito na replacement parts na oil seal. So, ito yon. Yan, Mio. So, meron akong inoper sa kanya na original spare parts ng Mio. Okay, so i-check natin kung same ba. Parang hindi. Parang mas malaki ng konti. O, parehas lang. Okay. So, ang butas, okay, parehas nga. Ito talaga, the best. Pinapasok ko pa lang, matigas na siya. Oh, ayan. Oh, yun oh. Kapit na kapit oh. Okay to. So, ito yung kakabit ko, yung original.
Yung replacement niya hindi natin bubuksan dahil medyo maliit yung pinakamalaking part, medyo maliit. Ayan, to sakto to. So ito ilalagay natin yung original. No. Sip-sip. Okay, tama na. Sobrang dami na nang nagastos natin gasolina. Okay. Oh, nagbasa-basa na. Hirap pala talaga pag isa lang ang kamay. Okay, kapatid. So, nalinisan na natin, no? May explain lang ako sa inyo na konti kasi marami pang talaga akong nakikita na pag binabaklas ko yung mga pulley na nagpapalit ng bola, pag tinitingnan ko yung install nila ng bola, kapatid, ay mali. O may tama kasi, kapatid, na pagkabit, no? O ito, ituturo ko sa inyo, ha. Halimbawa, kapatid, ganito. Kapag naakabit yung pulley natin, ang ikot niyan ay counterclockwise. Okay? So kung doon ka titingin sa kabila, ang magiging ikot niyan, kapatid, ay clockwise, 'di ba? Kung sa likod ka titingin, oh ayan, kung dito ka sa likod titingin ay clockwise. Ganyan. So ang mangyayari diyan, kapatid, kapag umikot 'yan ng ganyan, siyempre yung momentum ng bola, halimbawa nandiyan yung bola, yung momentum ng bola lahat nakasandal sa isang side. Tama? Kasi ang ikot niya ay pag ganito. So magba-bounce yung ating bola papunta dito. So babangga siya dito, bumabangga siya diyan, no? Kaya kung mapapansin niyo dito sa kabilang side, oh yan ito. Wala pa, ha. Oh yan, lipat natin. Dito sa kabilang side, kunti lang yung gas-gas. Pero kung mapapansin niyo sa kabila, kapatid, eh malaki yung gas-gas. Kasi kada ikot ng ating bola, ng ating pulley, eh doon nakabangga yung bola natin. Kaya yung pinakamalapad, kapatid, na side ng plastic, ito kasi replacement na ito, kaya halos parehas lang. Pero sa mga original, kapatid, yung pinakamalapad na plastic, doon nakaharap sa bumabanggang metal. Bumabangga sa metal, ayan. Kung halimbawa, ito yung malapad na plastic, then doon siya sa side na yon. So ganun din dito sa kabila, doon din siya sa kabilang side. At kung malapad din dito, sama mas malapad, ito mas malapad, di doon din siya. Lahat dahil pag umikot siya ng ganyan, ito aangat ng konti at tatama siya doon sa pulley natin. Okay? O yan, ganyan din yan. And so on, kapatid. O yan. Okay? So, gumagalaw kasi yan, kapatid, no? Pupunta yan siya sa side na ito. Gumaganyan yan. Tumatama, tumatabingi. Gumagas-gas. Ayan, bago yan siya umangat. Kaya lahat ng puro may plastic ang gilid, no? Yung may plastic ang gilid, lahat yan ay sa side ng kaliwa. Sa side ng kanan, yung mas lamang yung kita ang metal. Okay? So, sana naintindihan nyo, kapatid. Dahil kung magbabaligtad yan, kapatid, asahan mo, gagasgasin yan ng gagasgasin yung mga barrier na yan. Yung mga naghihiwalay sa dalawang bola, gagasgasin niya yan. At may sira yan. So, kawawa naman yung customer natin. Okay? Okay, kapitan natin. Kapatid, so ito, common mistake ng mga mekaniko din to, no? Kahit ako, kapatid, nagkamali din ako dito minsan. Kaya mas naintindihan ko na siya ngayon. So dito tayo sa initan para mas makita natin. So kapag maglalagay tayo, kapatid, ng oil seal, dapat hindi lalampas doon sa nakikita niyong butas na yan. Ayan. Dati kasi nilagyan ko ng oil seal yung ganitong motor, tapos sumubra dyan sa butas, kaya lahat ng gear oil, kapatid, ay lumabas. So dapat ang kabit yan, kapatid, ay dulo lang, no? Yan lang banda sa dulo. Kailangan maibaon lang siya ng maganda. Okay. Okay, kapatid. So, dumapit hapon na. Ayan. Anong oras na ba? O, time check. Ayan. 6:13, Friday, March 24. Ayan. So, yung isang naghihintay sa ating kagabi, tapos na. At saka yung Mio, tapos na. Ito, bago, tapos na rin. So ito, change oil, at bukas, kapatid, mayroon na naman tayong uupakan. So itong Mio na ito ay palyado. Yan.
Ay, hindi umandar. Nasa side stand. O, yan. Palyado at saka steering cone. So, isa lang may-ari nito. Pero bukas na natin babanatan ito. Okay, kapatid. So, hanggang dito na lang. Pasensya na kayo. Medyo mahaba ang video natin. At ingat po kayo. Salamat po.